Tada! Ngayon ay schedule ang ating Z1000 filter VIC-C806. Then, apat na ZIC-M9-10W40 fully synthetic. Para kay Z1 yan. Yeah. Sana magkasya. Naku, hindi yata kasya. Patay. Hi guys, ayan, at naka-schedule po kasi ngayon ang ating Z1000R. Ito pong ating motor para ma-maintenance po siya ngayong araw na ito. Ayan, at speaking of maintenance about sa ating motor, no? At hindi lang ako yung magiging masaya dito dahil pati yung motor natin magiging masaya. Magiging informative itong ating vlog ngayon dahil marami po sa ating mga kababayan ang gustong magkaroon ng ganitong klaseng motor. Kahit hindi ganito mismo yung model, ano, magkakapareho lang din naman kasi yan pagdating sa maintenance, no? At ang kaiba lang naman is yung mga piyesa. Pero yung schedules and odometer reading halos pare-pareho lang din naman, hindi rin nagkakalayo bawat model ng motor. At isa pa, depende rin po yan sa gumagamit, ano? So merong meticuloso pagdating sa maintenance, meron namang sakto lang, meron din namang sumusunod sa manual. Okay, speaking of manual, guys, binasa ko kanina yung manual and nagbasa din ako sa Google, ano? At maraming comments ang lumabas din doon. At base sa aking observation, iba-iba talaga yung pamamaraan nila kung paano i-change oil or i-maintenance ang kanilang mga motorsiklo. Hindi lang motorsiklo, guys, ha, pati sasakyan. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na kung ano yung nakalagay sa manual, yun din ang susundin natin dahil depende rin po kasi yan sa lugar kung saan mo ginamit yung motor at kung anong bansa ka naroroon, ano. Merong kasing bansang malamig, merong bansang mainit, no? Kagaya dito sa bansa natin, madalas mainit. Iba-iba talaga ang paraan ng pagme-maintenance natin, ano. Kung naguguluhan ka pagdating sa pagme-maintenance, guys, ha, pwede mong sundan yung manual para magkaroon ka ng idea. But sa akin, sa side ko, no, meron akong sariling maintenance schedule or odometer na sinusundan, ano. Imbis na ituro ko sa inyo kung ano yung nakalagay sa manual, kasi hindi nga natin masasabi kung nasaan ka ngayon, eh, no. Hindi naman lahat ng nanonood sa atin is nasa Pilipinas. Meron iba dyan nasa malamig na lugar. I-share ko na lang sa inyo, guys, ha, kung paano ko mini-maintenance itong ating motor since papunta tayo ngayon sa Wiltech San Fernando. Although iikot lang ko para may discuss ko, malapit lang kasi yun, eh. Okay, unang una sa lahat, ito, ha, bago tayo sasampas sa motor natin, ano, madalas kong ginagawa ito, ilulubricate ko muna ang ating kadena. Yan, yan ang simpleng paraan ko para may maintain ang ating sprocket at ang ating kadena, ano. Yan kasi yung exposed sa environment, siya yung nababasa, siya yung naalikabukan, ano, at siya yung madalas nagagasgas sa tuwing tayo ay bibiyahe dahil wala siyang continuous lubrication system. Hindi mo isprayan, hindi siya malalangisan, ano. Lagpas 2 years na rin itong ating motor pero solid pa rin ang kanyang sprocket, ano. Malalaman mo naman kapag matulis na ang iyong sprocket, ibig sabihin last pag na po yan, guys. Okay, ang sumunod naman, ito ang pinaka-common, yung pag-change oil po sa ating motor, no? Especially dito sa ating Z1000R. So ako po ay gumagamit ng ZIC-M9. So yung kaninang kinuha natin langis, yun po yun. No? Gusto ko lang ipakita bago tayo lumabas. So yan po yung gamit kong langis. Fully synthetic po yan, 10W40. Ang kanyang viscosity, alright. At yan ang napili kong langis dahil mura lang po yan, ano? Mura lang pero at least katulad ng di siya ng recommended ng manual, 10W40 at Jasso MA2. Yan, mababasa mo yung manual kasi meron din nakasulat dyan na isa yan sa recommended na oil na gagamitin. So binasa ko pa rin yan. At syempre kapag naguguluhan ka, gaya na sabi ko kanina, tignan mo lang din yung manual, balikan mo yan.
So, sa pag-change oil po natin, ang sinusundan ko po dito is yung ating odometer, ano? So, every 1,500 kilometers tayo po ay nag-change oil agad. At mas napapabilis po ang ating pag-change oil kapag alam kong medyo nahataw ko ng solid. O kaya naman, na-expose ako sa maalikabok na lugar, ganun. Sakto meron tong salamin sa ilalim, which is doon mo masisilip yung kulay ng iyong langis at yung level niya. So wala po tayong dipstick, hindi kagaya ng mga underbone na meron po tayong dipstick. O kaya kagaya sa sasakyan, di ba merong stick na ninihila, tapos titignan mo kung saan nakaguhit yung ating langis, ano? So ito ay salamin po, no? Sinisilip po siya. Maganda siya kasi nakikita mo rin yung kulay ng langis mo, no? Kung sunog na ba yan, no? Or kung pwede pa. At minsan kapag ka nga nakakalimutan ko yung last odometer natin, sinisilip ko na lang sa salamin, no? Kapag medyo talagang maitim na, ayan, dyan tayo magpapalit, okay? Ayan, ito po ay personal idea ko lamang po, hindi ko po sinasabing sundan nyo ako. Sinishare ko lamang po sa inyo kung paano ko inaalaga ng ating motorsiklo. Kanina, di ba, may ginawa akong blue na maliit na box. Yun po ay oil filter po natin, ano. So, every time na mag-change oil po ako, sabay po niyang mapapalitan yung ating oil filter, guys. Ayan. Nabili ko po yan ng 180 pesos. Okay, dito sa mga kanyang electronic parts, wala akong alam na dapat i-maintenance yung kanyang mga electrical channeling boom-boom, ano. So, pero iwasan natin as much as possible, huwag po tayong magkakakalkal ng mga electrical parts, ano, mga wiring, especially sa mga nagpapa-install ng LED lights, no. So, dapat hindi naman sa wag, ibig sabihin is hanap kayo yung mga legit talaga na nag-i-install ng mga LED lights, kasi kuryente po yan, guys. Ang kuryente, hindi natin nakikita kung paano nag-flow yan, no. Hindi rin natin masabi kung kailan tayo tatamaan ng kamalasan pagdating sa electrical. Lalo na, ang dami natin nakikita ng mga motor na nasusunog dahil sa mga wiring, ano. Kailangan po nating maging maingat pagdating sa pag-i-install ng kung ano-anong channeling boom-boom, no. Nakakatakot mag high speed, naka long sleeve lang. Okay, read, behave, just concentrate, okay? Channeling boom boom. Yung pag-aalaga mo sa iyong motor ay ang motor din mismo ang mag-aalaga sa iyo. Bakit? Why? Kung palyado ang iyong preno, kung luma na ang iyong kadena, ano nang mangyayari sa iyo? Alam nyo ba si Sir RJ Marciano, yung pare natin, nagpumotor na naka Z1000 noon, no? Bumili siya ng ibang brand ng kadena, and then tumatakbo siya yata ng 90 sa expressway, and then suddenly naputol ang kanyang kadena, guys. Ang nangyari, nag-skid po ang kanyang gulong sa likod, no? Nag-pish tail po siya. Ay nako, kung nakakatakot yun, guys, no? Paano kung lagpas 100 ang takbo mo, no, guys? Lalo na big bike, napakabilis ng big bike, diba? Eto na, oh, ang daming motor, oh. Hindi lang big bikes, no, meron din silang underbone. Uy, ba't nawala na yung mga big bikes sa Kawasaki? Ay nako, tara dito tayo. Alam ko dito daw, eh. Pasundalan pa ako, sir, inabol na kita. Ay, ano ba? Ito, sir, oh. Ingat ka, ha? Sir, musta? Anong pahala mo, sir? June. Sir June, sir, oh, sticker mo, salamat. Sige. Salamat, sir, ha? Paano lang sa anak mo, Anne Francine. Oh, shout out kay Anne Francine. Oh, yeah, na naka-vlog naman ako. Thank you, sir, ha? Ingat. Sige, dito.
Parati kayong minum ng vitamin C. Oh, anong vitamins ang maganda, sir? Aba, Immune Pro, sir. Ah, Immune Pro? Hindi laging available sa Mercury Drug. Baka, sponsor mo ba yun? Hindi, laging nauubos daw eh. Ah, yun ang binibili nyo? Saka, stay healthy. Huwag kayong magda-diet kasi hindi pa naman ang magda-diet kayo. Uy! Proper food pa. Yun, oh, thank you, sir, ha? Sir, first time kita nakita, sir. Ako rin eh. First time din kita nakita. Thank you. Thank you, ingat, ingat. Sige, sir. Yun! Ingat ha! Ingat! Ay! Wait! Ay, walang tao! Tara! Retreat! Retreat! Asan si Ian? Asan si Ian? At subukan natin ngayon itong ating Z1000, guys. Wow! Ayos ah! Meron daw silang ginalaw dito sa ating computer box yata. Ay, in-update yata nila yung kanyang system or tinaas yung RPM at ni-replash nila ulit. Kaya, ang lakas! Ang lakas niya ngayon, no? Hindi, saka dagdag mo pa rin dyan bago ang ating spark plugs, no? At bagong linis ang ating air filter, no? At kung nagtataka kayo, guys, no? Kung bakit hindi na kami nagpalit ng bagong air filter is, oo nga pala, ang nakalagay nga palang air filter sa ating Z1000 ay washable air filter. Ayan, sa mga gusto magpalit ng air filter, I really suggest na washable air filter at high airflow na rin. Kasi kapag nagpalit ka ng pipe, kailangan medyo hingang-hinga yung ating motor. Kaya huwag niyong pipiliin yung pupot, no? Lakas niya. Ang ginastos natin, wait, sabihin ko muna kung anong ginawa. Pinalitan yung spark plug at nilinis yung air filter at tapos may in-adjust ng konti sa system niya, no? Tapos ang ginastos po natin dyan ay 6,000 pesos. Kasama na po dyan yung spark plug, no, guys? Yung presyo ng spark plug kada isa is 500 pesos po. Yan, i-redume po yan. Tapos sa in-advise nila sa akin kanina, ang pagpapapalit po ng spark plug ay every after 25,000 kilometers. So napahaga tayo kasi 14 kilometers pa lang ito. Oh, doon na lang, doon na lang, doon na lang. Doon tayo, nasa intersection tayo. Oh, kumusta? Oh. Oh. Mukhang pagod na pagod kayo ah. Saan kayo galing? San Pedro? Oh, tapos saan kayo pupunta? Ah, malapit na lang. Oh, sticker nyo. Digit nyo sa bike nyo ah. Oh. Oh. Oh, thank you ah. Yun. Oh, ingat kayo ah. Tuloy na ako, no? Okay, bye-bye, bye-bye. Sige, tuloy na ako ha. Oh, kumusta? Oh, saan kayo pupunta? Sa Mabalakat. Mabalakat pa? Oh. Malayo-layo pala ha. Oh, oh. Oh, kayong dalawa ha. Thank you, ingat kayo ha. Ah! Ang lakas ng siwan ngayon! Ilang lugar na rin yung pinuntahan ko.
bagong maintenance yung motor. Nakakadala. Ayan, maraming salamat po at lalo na sa Wheeltech Pampanga, especially kay paring Ian at kay paring Luis, no? Shout out sa inyo at dun sa dalawang nag-ayos ng ating motor, no? Yung mga napakalupit na mekaniko natin dyan, ha? At saka sa mga naka Z1000 dyan, guys, no? At ang masasabi ko naman dito is talagang nag-improve ang kanyang lakas, di ba? Lakas. So kung gusto nyo rin ipa-tune nang kagaya nitong sa akin para masubukan ninyo, guys, no, wala naman din mawawala, eh pwede naman i-reset ulit, eh kung sakali man yun, punta lang kayo doon sa Wheeltech, guys, ha, at i-assist po nila kayo para gawin nilang ganito kalakas din ang Z1. So hindi natin may papakita ng literal sa ating video dahil nga iba pa rin kapag ikaw ang nakasakay sa motor at mas makikita mo at mararamdaman mo yung pagkakaiba niya doon sa dating setup, no? Okay, so yun, dito ko natatapusin ang ating vlog, no, guys. Pero bago yun, check nyo muna ang ating next episode, guys. Meron ako ipapakita ang bagong gadget sa inyo at i-demo ko sa inyo base sa nabasa ninyo sa ating thumbnail. Ay karapat dapat na bang magpalit or mag-upgrade ng bagong camera? So meron tayong bagong camera dito. Magpalipad ng drone dito next time? Pwede naman siguro. Nandito po tayo ngayon sa ginagawang tulay na ang tawag ay Socobio Bridge. Sabi nung engineer na nakausap natin kanina, at kung makikita ninyo, hugis, parang start mo siya kapag ibang angle mo titignan ang taas ng tulay na ito. So, hindi ko alam kung kailan pa ito magbubukas dahil wala pang signage na kung kailan siya matatapos. Ganun pa man, kapag ito ay natapos, tiyak na napakaganda at mas mapapabilis ang pagpunta mo sa Clark, Pampanga. So next time, sa susunod na pagbabalik po natin dito, sana ay tapos na at para madaanan na po natin siya. Back to you, Silero. See you next vlog, guys. Bye bye. Hit my sweet.